Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome back again to our channel. Ang pagbabalik ng probinsyano. Nandito naman po tayo usapang treasure hunting na naman po at daldalang treasure hunting na naman po ito at nais po nating magbabahagi ng konting kalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones sa ating bansa. Ito pong ating ibabahagi, mga kababayan, ay ito po ay ang mga sign na kung saan ay maaring hindi pa alam ng ating mga baguhang treasure hunter. Sa mga nakakaalam na po at sa kanilang mga analyze po sa mga treasure hunter po ng mga profesional na sila din po ay nagbahagi din po ng kanilang mga kaalaman at tayo po ay nais din pong magbigay ng kaalaman tungkol po sa ating nalalaman tungkol po sa sikreto po ng mga Hapon, mga kababayan. So bago natin umpisahan ang ating pagtatalakay, mga kababayan, nais po natin mag-shout out kay Padunggaw, Roger Padunggaw, kay Junjun Jumalon, kay Bubong Umandam at kay Raquel Mathani. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating mga videos, mga kababayan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong videos, mga kababayan. So, umpisahan na po natin ang ating tatalakayang topic, mga kababayan. Ang ating pong topic, mga kababayan, ay tungkol po sa mga tuldok po na kung saan ay laging nakatatak sa mga bato. Lagi po nating makikita, mga kababayan, na may makikita tayong mga tuldok na kung saan nakalagay po sa mga bato, mga treasure hunter at mga kababayan. Kapag nakakita po tayo ng tuldok, ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ay treasure deposit. So ang tuldok po ay nangangahulugan po ng butas na kung saan naglalarawan ng hukay na kung saan doon po nakalagay ang nakatagong kayamanan. So marami pong uri ng tuldok, mga kababayan. Mayroong maliit, napakaliit, napakalaki at mayroon pong medyo malaki-laki. So ang mga tuldok po, mga kababayan, ay karaniwang ginagamit sa triangular na pag-ukit at linear na pag-ukit, yung nakalinya. At mayroon din pong minsan dalawahan na kung saan ginagawang mga mata. Ang mata ng parang mga hayop, mata ng parang mukha ng tao. Ang mga tuldok po, mga kababayan, na nagsisimbolo ng deposit, treasure deposit o hukay ng treasure na kung saan yun po ang nakatagong kayamanan ay naroon po sa hukay. Ang butas po na makikita natin na inuukit ay yan po ay nagsisimbolo ng isang hukay o isang treasure deposit. So kapag nakita po tayo ng mga nakatuldok sa bato na kung saan ay nandiyan siya sa bato na nakaukit, ang ibig pong sabihin niyan ay treasure deposit o hukay po na ginawa ng mga Hapon. So may marami po kasing klase ng mga tuldok, mga kababayan. Mayroon pong patagilid na kung saan ang patagilid po ay karaniwang binabasa ito ng mga Hapones na bilang isang tunnel. Kapag nakita po kayo ng isang tuldok na nakatuldok po sa bato na medyo malaki, malaki-laki siya na nakaukit na medyo malalim, ang ibig pong sabihin niyan ay tunnel po na mahaba. Kapag medyo malalim, ang ibig sabihin niyan malalim na tunnel. So kapag may mababaw lang po ang tuldok na inyo makikita, yan po ay nangangahulugan ng deposito sa mababaw lang na lugar o mababaw lang ang kinaruroonan ng treasure kapag mababaw lang ang tuldok o butas, mga kababayan. So karaniwan po natin makikita na butas na kapag patagilid, ayan po ay nagsisimbolo ng butas na tunnel. Kapag sa flat naman po na bato, mga kababayan, kapag nakataob po ang bato at nandoon po ang butas sa itaas na nakalinya or nakatriangle, ibig pong sabihin niyan deposito sa tatlong lugar na kung saan nakatriangle siya or nakalinya siya, deposito po na nakalinya. Kasi ang ibig pong sabihin ng tuldok or butas, yan po ay nagsisimbolo ng treasure deposit or ang
hukay na ginawa ng mga Hapones. Yung pong mga patagilid na kung saan malalaki, na malalaki po talaga ang butas, mga kababayan, na may mga markang malalaki talaga na butas, yan po ay nangangahulugan ng kuweba. Cave po ang kahulugan kapag malaki po ang butas na inyong makikita sa mga bato, na katulad ng mga mata na parang mata siya na malalaki, na kung saan may mga bibig pat ilong, yung mata po niya ay nangangahulugan ng kuweba po, mga kababayan. So regardless po sa dami ng mga ginawang dots, dami ng ginawang mga tuldok, ang pag-analyze po niyang mga kababayan, kung marami ang ginawang tuldok, yan po ay pangligaw. Ibig sabihin, bumawa po ang mga Hapon ng mga tuldok na yan upang maliligaw din ang mga nagbabasa ng mga treasure sa mga bato, mga kababayan. So ibig sabihin, ang purpose po ng tuldok ay hindi lang treasure deposit, kung hindi pangligaw din po sa mga treasure hunter na kung saan na sumubok pong magbasa ng mga tuldok na yan. So ang mga tuldok na yan ay mayroon din silang pangligaw na kung saan na mahihirapan tayong magbasa kung saan dyan ang treasure deposit. So ang lagi nating tatandaan na ang kanilang tuldok na legit, mga kababayan, na kung saan naglalarawan po ng treasure deposit na positibo ay lumagpas po ng 1 inch hanggang 3 inch ang karaniwan pong sure ball deposit, na kung saan ay hindi ganun kalalim yung mga giveaways. Diyan po ang mga treasure deposit na madaling kunin. So balit yung mga malalalim po, mga kababayan, kaparihas po ng mga guhit na kung saan may tuldok, guhit na may mga tuldok, may mga kanal, may makita kayong parang kanal sa mga bato, yan po ay naglalarawan ng tunnel, mga kababayan, na mahaba sa ilalim ng bundok. Kapag may makita kayong mga kagaya ng isda na ulo niya ay mayroong guhit, tapos may tuldok, ibig sabihin yan yung hukay ay mayroong tunnel sa ilalim na mahaba na nagdudugtong po sa ilalim ng bundok, mga kababayan. So napakahirap din po ang pagbabasa ng mga sign ng mga tuldok, mga kababayan. Kaya't ang ating pong talino, siya po ang susi na kung saan ay makatuklas tayo ng nakatagong sikreto ng mga Hapones, mga kababayan. So, yun po ang kahulugan ng tuldok, mga kababayan. Yung tuldok ay isang sign po ng treasure deposit o kinaruroonan po ng treasure. Yung dots na yan ay hukay po na ginawa ng mga Hapon, na ginawa lang po nilang tuldok ang sign nito na nakatatak po sa mga bato, mga kababayan. So regardless kung nakatagilid siya, ang butas ay nakatagilid, doon nilagay sa nakatagilid, yun po ay tunnel. Kapag malaki naman na butas po, mga kababayan, ang nakalagay sa bato na nakatagilid, yan po ay cave, mga kababayan. Kuweba, kapag malaki po ang butas doon sa nakatagilid na bato. Kapag siya po ay nasa flat na bato na malaking butas, mga kababayan, nangangahulugan po na zinking o pababa ang hukay, mga kababayan. Kapag po ang butas ay nasa gilid, mga kababayan, patagilid, yan po ay patagilid din po, vertical horizontal. Ang pagbasa po ng mga holes ng bato, mayroong vertical o drifting papasok sa bundok, at mayroon din pong pababa na kung saan ay pababa ang hukay, mga kababayan. Kung so, kung makita ninyo sa itaas ng bato na mayroong butas na nasa flat na bato, yan po ay pababa ang hukay, mga kababayan. At kung makita ninyo naman na ang butas po ay nasa gilid ng bato na patagilid, yan po ay drifting, mga kababayan, o papasok po sa ilalim ng bundok ang inyong papasuking tunnel or kuweba, mga kababayan. So yan po ang kahulugan ng tuldok o dots, mga kababayan. Yung regardless po sa purma ng tuldok, triangular or nakalinya o may letter G na may isang tuldok, mga kababayan, ang tuldok po ang inyong susundan ay nangangahulugang hukay po ng deposito or ang kinaruroonan po ng treasure deposit. So, nandyan po sa dots na yan, yung tuldok na yan, yan po ang tinatawag na lugar na kung saan hukay na kinaruroonan po ng mga treasure. So maraming salamat po sa panonood. Sana po ay
mayroon lang po tayong naibabahagi sa inyo na kaunting kaalaman, at kung mayroon man tayong mali na naisabi, mga kababayan, mag-comment lang po kayo sa baba at atin pong tatanggapin ang ating pagkakamali, sapagkat tayo'y tao lamang po na nagkakamali. Itong ating analysisyon po ay galing lang po sa pagbabasa po ng mga code na kung saan ay naipasa lang din po sa atin, at ipapasa ko din po sa inyo upang makatulong naman sa inyo at mayroon kayong guide sa paghahanap po ng mga nakatagong sikreto ng mga Hapunis sa ating bansa. Maraming salamat po sa panonood.